July 4 ang itinakdang petsa na nagtatapos sa slavery ng mga African Americans sa State of New York sa US noong 18th century. Sa ilalim ng Gradual Emancipation Law of 1799, sinasabing malaya na ang mga slave children na ipinanganak pagkatapos ng July 4, 1799. Ngunit ang kalayaang ito ay magiging epektibo lamang kung tumuntong na sa edad na 25 ang mga kababaihan at 28 naman sa mga kalalakihan. Mukhang maganda sa paninig ang batas sa dahilang naglalayon itong tuluyang tapusin ng pang-aalipin sa mga African Americans. Ngunit sa totoo lang, ay hindi naman talaga sila agad na pinalaya. Ginawa lamang ito upang maiwasan ang unrest ng mga slave owners na mayayamang Amerikanong puti. Inamend ang batas na ito noong 1817 na nagsasabing malaya na ang mga African Americans na ipinanganak ng July 4, 1799 but not until 1827. Samantala, June 19, 1865 naman nang inannounce ang abolition of slavery sa Texas at higit sa lahat ay pagpapalaya sa mga African Americans sa buong Confederate States of America. Mahaba ang kasaysayan ng pagpapalaya sa mga African Americans sa US. Although sinasabing inabolish na ang slavery, hindi pa rin naman pantay ang pagtrato sa mga African Americans sa US hanggang ngayon. Talamak pa rin ang racism, hindi pantay na oportunidad. Trabaho at sweldo at higit sa lahat, matindi pa rin ang atake sa kanilang civil at political rights. Ang pakikibaka ng mga African Americans ay bahagi ng pandaigdigang kilusan ng pagpapaalis ng mga sistema ng pang-aalipin na kaugnay sa kolonyalismo ng mga Europeo, kaya may abolition movements din sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo na sa Latin America, Africa, at Asia. Gayun din, may mga slave revolts na nagbunga ng pagpapalaya ng bayan gaya ng naganap sa Haiti o ang pagkakaroon ng ilang malalayang bahagi ng Latin America na may makabuluhang bahagi ng population ng Afrikano gaya ng Brazil, Venezuela, Cuba at iba pa. Ang pag-uugnay ng pagpapalaya ng sistema ng pang-aalipin at pagpapalaya mula sa kolonyalismo ang gulugod ng mga ito. Sa ngayon, nananatili ang panganib ng panunumbalik ng pang-aalipin dulot ng human trafficking, gaya ng napaulat recently na slave auction sa Libya at ito ay bunga rin ng mga panghihimasok ng mga imperialistang bansa sa ibang bayan sa Africa at Middle East ngayon. Ang paglala ng anti-immigrant sentiment sa Europa at North America. Samantalang sa Pilipinas, nananatiling alipin naman ang mga Pilipino sa ibang bansa o tinatawag na modern-day slavery. Libo-libong mga Pilipino ang umaalis araw-araw upang magsilbi sa dayuhang bansa dahil kulang pa rin ng sweldo at higit sa lahat, wala pa rin trabaho para sa dumaraming Pilipino. Ito po si Seng Umil naghahatid na maiiksing kasaysayan ng mamamayan at ng lipunan. Hanggang sa susunod na linggo ulit, ito lamang sa This Week on People's History.